What up fam, it's your boy Dominic na naman at nagbabalik na naman po sa inyong harap ng camera. So for today's vlog, samahan nyo ako dahil mansari nga pala namin ang aking jowa. Plano sana namin kumain sa labas kaso sabi ni jowa magluto na lang daw siya. Oo nga naman, mas makakatipid ka kung sa bahay ka na nang kakain at magdi-date. Kumpara sa mga restaurant na merong steak ay nagkakaalaga na ng 1,000 piso. Kaya naman agad kami naghanap kung saan kami makakabili ng steak at tumingin-tingin kami sa may marketplace. Buti na lang may nahanap kami sa Facebook na nagtitinda ng steak at ang pangalan ng kanyang Facebook page ay It's So Yummy PH. 10 AM umorder kami pero nakarating na dito sa amin ng 7 PM. Ganon katagal. Siguro dahil mura na at masarap pa, madaming bumibili. Pero anyways, I'm sure may magtatanong kung magkano. Sa halagang 800 pesos lang, meron ka ng malambot na apat na steak. Oo, apat. Tama ka nang narinig, bes. With the total of 1,000 pesos, makakagawaan na rin ng mashed potato tsaka apat na steak. O, diba ang galing? 1,000 pesos lang. Nakatikim na kami ng masarap na steak. Siguro kung nag-date kami sa labas, gagastos kami ng mga 2K. Kasi mamasahe ka pa, dalawa kayo, kakain kayo sa restaurant. Kaya sa mga magjowa dyan, sa bahay na lang kayo mag-date. Sobrang mahal ng bilihin at gastusin ngayon, maging practical na tayo. Advantage na rin ang magkaroon ng jowa na marunong magluto. Nga pala guys, ako gumawa ng mashed potato, siya naman nagluto ng steak. Sabi ko sa kanya, mahal, gusto ko ng medium rare. Yung medyo may dugo pa at mapink-pink yung laman. Yun kasi masarap na luto ng steak kasi malambot. So niluto niya lang ng 2 minutes side by side. Tapos pinaliguan niya ng oil nung butter. Tapos naglagay din siya ng toasted garlic. Yung steak pala, ang timpla niya, nilagyan na siya ng olive oil. Naglagay din ng rock salt tsaka ng pepper. Tsaka naglagay ng 2 slice of butter kada slice ng steak. Sobrang lambot ng karne at sobrang juicy. Siguro ganun talaga pag yung luto mo medium rare lang. Ewan, pero kayo, anong gusto nyo ng luto ng steak? Ayoko kasi ng well done, medyo matigas na pag ginunguya. At yan, tapos na nga pala siya lutuin, hanguin na natin. Tignan natin kung naging medium rare nga. Kitang kita naman guys na kumakatas at kitang kita yung loob na mamink-mink pa. Kumuha nga pala ako ng isang slice niyan tapos tinikman ko. Sobrang lambot niya at sobrang juicy talaga. Kaya kayo kung nagpaplano kayo bumili ng ganito, try nyo dun sa binili namin na It's So Yummy PH. Medyo matagal lang talaga. Pero worth it naman yung pag-aantay dahil masarap naman talaga siya. At yan, nag-plating na nga pala kami. Nilagyan din namin ng gravy. Yung gravy nilagay lang namin doon sa pinaglutuan ng steak. Naglagay lang si Jowa ng cornstarch, tubig, tsaka gatas. Tapos yun na yung magiging sauce ng steak nyo, tsaka ng mashed potato. Perfect talaga yung lasa. Hindi siya masyadong maalat. Saktong-sakto yung timpla. At syempre, perfect din talaga pang partner yung mashed potato sa steak. At sobrang lasa din ang nagawa naming sauce. At ayan nga pala si nanay, di na siya makapag-antay. Takam na siya, kanina pa siya nakatingin. O diba, sobrang tipid. Nakapag-date na kaming dalawa, nakakain pa yung mga tao dito sa bahay. At apat na serving yan guys. Sa halagang 1,000 pesos na pang-date dapat sa labas, apat na yung makakakain. At good for sharing yan. Feeling ko kasya naman yung isang serving sa dalawang tao. O diba, happy rin sila. Sabi nga nila pang mayaman daw. At si nanay nga nag-wine pa. Yun daw kasi yung perfect na partner ng steak. Mansari nga pala namin ngayon kaya kami nag-date ng jowa ko. At tinikman niya naman din yung sarili niyang luto. Masarap naman daw. At syempre ako din ang titikim. Papakita ko sa inyo kung gaano siya ka-juicy. At sobrang lambot talaga ng karne niya guys. Nga pala after ko kumain ng steak, hindi naman masyado nag-spike yung sugar ko. Kasi feel ko safe naman kumain ng steak ang mga diabetic. Huwag ka lang kakain ng maraming mashed potato dahil dun mag-spike ang sugar mo. At ayan na nga, napasayaw pa ako sa sobrang sarap. Syempre para sweet kami, susubukan ko siya. At syempre sabi ko sa kanya, ako din subukan niya para sweet. Diba? Kinabog ang aldab. Kaya ano pang inaantay nyo guys, itry nyo na tong steak na to. Try nyo nang umorder sa It's So Yummy PH. O tingin lang kayo sa marketplace dahil marami naman nagtitinda ng mga steak. Bago matapos tong video na to, papakita ko muna kayo ng last bite. Ayan, kumuha muna ako ng isang slice at nilagyan ko ng mashed potato. Sana nagustuhan nyo tong video na to, pa-share na lang at pa-like at pa-comment na din. Thank you so much, maraming salamat.